Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Wala po tayong trabaho, pero kailangan ko pumunta sa city kasi meron tayong appointment sa ating finance advisor. So, kailangan pumunta kasi kailangan ko po mag-file ng tax. Hindi pa pula papal yung tax ko for this year, for last year. Kasi nga, separate na nga tayo dun sa tatay ng mga anak ko. So, yung tax namin is mag-separate na din. So, yes, a role po. Role, since single na po tayo. So, ayan. Thank you again. Thank you so much for those who are here, for those who are still now supporting my channel. Maraming salamat ko. At sa mga bago po, welcome to my channel. So, maraming salamat ulit sa yung walang sawang suporta sa akin. I'm happy po kasi andyan kayo. Dumadami po kayo. Sabi ko nga sa inyo, road to 10K po tayo. Road to 10K. Maraming salamat po. For those who are still celebrating their birthday po this month. Happy birthday po sa inyong lahat. At mamaya po, babasay, maglilista po ako. Meron po ako mga isa-shoutout mamaya. So maraming salamat po dun sa mga nagme-message as gustong magpa-shoutout. Thank you po. At very excited po yung week natin kung bakit sa Friday po, aalis tayo. But this release po, I think, after next week na nung pupunta tayo kina Stephanie! So, Tembelmani po, mamimit natin kasi meron pong inorganize na event sila Stephanie, which is a Filipino and Malagasy Cultural Night. So, excited ako kung bakit. Confirm po na aalis tayo. Confirm po na pupunta tayo kasi nakabook na po ako ng saan kami mag-i-stay. Yung problema ko ngayon, yung partner ko ngayon, nagkaroon siya ng problema sa trabaho niya. Na-injured po siya. Sabi ko, paano yan? Makadrive ba siya? Kasi yung paa niya po, nakabandid siya. Kasi merong siyang muscle din na parang na ano, yung muscle niya, kailangan siyang meron po siyang gagawin na yung bandage, tapos meron pang itutusok sa kanya na anti-pain pala. So hindi may medisina din at saka gamitin. So sana until Friday mag-okay siya. Pero nasa trabaho pa din siya. Tinanong ko siya if okay siya magtrabaho. Sabi niya, yes, kailangan niya magtrabaho kasi nga wala namang ibang magtatrabaho doon. Ganito po 'yun. Ikaw yung boss, meron ka mang trabahador, pero ikaw pa din yung gagawa. That's po yung reality ng buhay dito sa Germany. Kahit ikaw po yung chef ng pinakamalaking company po, ikaw pa din yung hands-on. Kasi kung wala ka, hindi magwo-work yung isang company. Unlike sa Pilipinas, na pwede siyang iutos mo lang lahat sa trabahador mo. Dito po, kahit ikaw yung boss, ikaw din gagawa. So that's the difference po. Kaya po, very successful po yung mga German. So, kasi hands-on sila sa lahat ng bagay. So, ayan po. Sana po, please pray na mag-okay siya. Please pray na maging okay lahat para sa Friday po is makaalis kami kasi nga nakabook na ako. At of course, kasama sila Kambal. Nasa Papa pa rin naman sila ngayon. Until sa Friday. So, susundin ko sila sa Friday. Ako naman may trabaho ako bukas. Until Friday na yung pang umaga tayo for morning shift tayo. So, after ng work ko is aalis po tayo. So, sana po mag-okay lahat. Sana po maging okay. At walang aberiya at matuloy po. Kasi, nasabi na ako kay Stephanie na 100% tuloy na ako kasi nga nakabook na ako lahat. So, yung problema ko na lang yan, yung magiging driver natin. Kasi nga, na-injured siya. Pero sana mag-okay siya. So, ayan. Maraming salamat ulit. Thank you po sa mga advices nyo. Thank you po for supporting me. Thank you po for being an inspiration also for me po as in grabe po. Yung mga nababasa ko pong comment, hindi nyo po lang alam. Kahit hindi po ako mag-reply sa inyo, nag-heart ako. Pero lahat po ng nababasa ko doon na comment is, I appreciate po. So, sa mga hindi pa po naka-receive doon sa GCash na binigay ko, please po, baka may nakalimutan ako kasi hindi na ako naglista kung sino mabasa yung nabasa ko lang doon na nag-comment sa akin plus yung listahan ko dito, binigay ko lang sa sister-in-law ko, siya na bahala mag-send sa inyo. So sa mga hindi pa na po nabibigyan, sa mga hindi pa po nakaka-receive, please po, please po write a message sa sa Facebook natin, sa Facebook page natin, sa mga hindi pa, and please write po yung number doon kasi para po masend. Kasi ayaw ko naman maging budol po.
baka sabihin nyo, pakulo ko lang yun, kasi wala naman na receive. Hindi po. Gusto ko pa din po maging 100% lahat po nabigyan. Yun ang ano ko po, yun ang target ko. Kaya, please po, paki-message po para alam ko po kung sino pang hindi. At saka, sa mga hindi pa po nakaka-receive, please po, send a message para po maklaro lahat, para maging masaya naman, kahit kunting bagay lang naman po yun. It's my way of thank you po, kasi alam nyo naman po, share the blessing, kahit po maliit man mayroon tayo, pero importante is mag-share tayo at mapasaya natin yung ibang tao. So thank you so much sa mga umakyat sa akin dati. I am po very thumbs up, I am there po, big respect po sa inyo na nakayanan nyo po lahat. Sa mga nakaka-relate po sa akin, maraming salamat. At wala po akong sawang magpapasalamat sa inyo. At don't worry po, kahit ano po ngayon, kung ano po yung nakikita nyo before sa akin at ngayon, yun pa din naman po ako. Hindi po ako magbabago. Yun nga lang po. Maingay po ako. Pasensya na po doon sa ayaw sa akin. Minsan mga babungis-ngis ako. Totoo po yun. Pero alam nyo po, natural po yun. Wala po yung halong wala pong halo yung kadramahan. Yung mga nakikita po nyo sa akin na bungis-ngis ako, yung tumatawa ng malakas, yun po natural po. Ibig sabihin po happy ako pag ganyan po. Natural na, walang edit po yung, kaya hindi ko siya dinidelete kasi gusto ko pong ipakita sa inyo na ganun po ako. Hindi po ako marunong mag-artista. Kasi ayun din naman po ako artista. Kumbaga, yung pinapakita ko lang sa inyo, yung totoo nga po. Kaya sabi ko, pasensya na po if para sa inyo is I'm very loud, I'm very English ko is hindi maganda. That's true po. My English is barok. Sabi nga nila, hindi ako marunong mag-English. I appreciate po. Tato po yun. 100% po ako dyan. Agree. Pero alam niyo po kung bakit. Sa Germany po, hindi dito nag-English. Nawawala na po yung pagiging Englishiran. Hindi naman ako Englishira kasi hindi po ako marunong mag-English. Masabi ko nga sa inyo, yung English ko is I think 80% lang. 80 yung grade ko ng English na akin, or 85, hindi po 90. Kaya sabi ko sa inyo, pasensya na kasi nga, sa Germany po, hindi to doon nagsasalita ng English. Kaya maririnig nyo po yung the way I speak po sa channel ko. Baro po yung English ko. Wala po. Don't worry po. Barok po ako. Pagpasensyahan naman. Kung ayaw nyo pong makinig sa akin, skip nyo na lang po. Next po doon sa nagtatagalog ako. Joke lang po. Pero totoo po. I'm trying naman po my best na mag-English. I'm trying my best na yung English ko is maging hindi, parang sabi sa nila, barok chicken na English. I'm trying my best naman. Pero sabi ko nga sa inyo, ganun po ako. Anyway po, pasensya na. So, yeah, bungis-ngis, that's me po. Bungis-ngis po ako. Pero pasensya doon kasi that's how po I enjoy. That's how po I portray myself. Na ganyan po talaga ako. Wala pong halong pagkukunwari ng mga ginagawa ko. So anyway, thank you po. At please po, share my channel sa mga nagustuhan po ako, please share po para dumami po tayo. At baka nga next time po mayroon na naman tayong pakulo na mag-i-enjoy tayo, diba? Kasi the more the merrier, diba? Ganun naman yung correct na English, diba? So, hay nako, napadami na naman yung salita ni Mami. So, it's time for me to go. I think okay na tong paa natin. Naglinis pa ako ng paa ko. Tingnan nyo po. Nakikita nyo po. Ako lang po, sariling sikap po. Ako lang yung ng paa ko, naglinis po. Kasi kanina, saglit po, nakikita nyo. Ayan, ako lang po nagsariling linis ng paa ko. Kung bakit po, kanina, habang ako naglalakas, sabi ko, ang dumi-dumi na ng paa ko. Uy, kasi tinanggalan ko ng cutex kasi 3 weeks na yun. Tapos sabi ko, ay, ang pangit ng paa ko. Kaya sabi ko, maglinis. So, maglinis ako. So, yun nga po, sa ko, at mahal po ang magpalinis dito ng paa. Mahal na mahal po. Kaya, kailangan ko natin magtipid. Kasi meron po tayong holiday na gagawin na medyo kailangan ko ng budget. Kasi nga, meron akong surprise kinakambal. Pero hindi ko po sasabihin pa sa inyo. Kasi baka hindi pa kami matuloy. Pero I'm looking na po yung hotel na kung saan kami. At yung sandals ko na sa isa. Ito na lang. So sabi ko nga sa inyo, may plano kaming umalis nila kambal. Pero hindi ko po sasabihin sa inyo kasi it's a surprise po. So sana matuloy tayo.
sinahanap ko yung sheets ko. Dito na yung sheets ko. Kailangan ko din yung pera ko. Andito na ba yung pera ko? Yung mga papel ko. Sabi ko. Para sure lahat. So, ayan. So, sana wala tayong kulang. Kung may kulang nang bahala na lang mamaya. Ay, kailangan ko ng buitel. Naghanap ako ng buitel. Ito yung look natin. Pang ubi sana to. Hindi man tayo natuloy dun sa ubi. Kasi busy si mami. At saka yung oras ko po, nag-conflict po. Yung kaya, sabi ko, may nag-comment sa akin, bakit hindi po allowed mag-drive yung partner ko. Kasi nga po, nag-overspeeding siya. At sa rule po dito, meron po yung category. Pag overspeeding po kayo ng ganitong kilometer, meron pong 3 weeks, 1 month, 2 months na, 5 months. Yung iba 1 year hindi mag-drive sa kanya hanggang 1 month. So, kaya yung nangyari, hindi po siya naka-drive ng 1 month. Kaya hindi din ako nakaalis kasi yung time na allowed siyang mag-drive, midnight po yun ng Friday. Tapos I'm working po hanggang 8 o'clock ng gabi. Tapos allowed lang siya mag-drive 12 o'clock ng gabi na yun ng Friday. Kaya sabi ko, hassle na masyado sa akin kasi may trabaho ako next day. Hindi ako nakapag-file ng free sa work ko. Kaya naging komplikado. Kaya hindi ko na-meet sila Team Belmani at saka doon sa OB Festival. Kaya we will sit it na lang this coming weekend. Oh, ako'y papunta na sa city. So dito kayo. Ewan ko hindi ako nagtingin sa camera. So ayan po. Papunta na po ako ng city. At kailangan kong ma-meet yung... Oh, naku. 12 minutes lang po andyan na yung train ko. So kailangan natin magmadali kasi wala pa pala akong ticket. Kailangan ko ng ticket. Wala pa, hindi pa ako nakabili. So, at yung kaibigan ko, alas 4 pa siya matatapos. Pero bago po yan, kailangan ko bumili ng something. At meron pa akong good shine doon sa birthday ko na natanggap. Parang, ano ba yung good shine sa atin? Parang gift certificate po. Meron akong natanggap. Kaya gagamitin ko siya kasi meron akong kailangan bilhin kinakambal. So, bago po yung meeting natin, meron po tayong time na mag-lunch. Meron pa akong time para sa sarili ko na mag-coffee or mag-ice. Or magbili po ng mga kailangan namin. So, may boss telephone dito. Ayan po, meron po ditong nire-repair. I don't know kung ano pong nire-repair dito. Kalsada, tinanggal lahat. Kaya medyo traffic dito sa my station ng train. So, andan naman yung buhay natin ganito. Pagpapunta ng city, yun lang. Malapit lang talaga siya sa akin. It's about 5 minutes walk sa apartment. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, we'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. Hindi pa ako nakabili ng kailangan ko nakambal. Nasa dito ako sa Hop and Roll. So punta tayo mamaya sa Hanbun sa ibang store. Restaurant po tayo. So lahat po dito yung makakain nyo is vegan. So, pero may rice po ako, chicken. Ayan. Not totally po vegan. Meron sila. Meron pong mix para doon sa mga vegan na customer nila. Kasi alam nyo po, dito sa Germany, iposit po yung mga vegan, vegetarian, yung iba, yung mga lactose-free na mga customer. Kasi most, mayroon din naman po, for example, may kaibigan ako, hindi siya pwede doon sa mga, kasi may lactose intolerance siya. So ako naman, wala akong problema dyan, kaya kahit anong pwede akong kakainin. So it's bawal po yung style nila dito.
Actually po, masarap yung pagkain nila dito, kaya bumabalik ako. Mag-isa lang ako ngayon kasi yung kasama ko is wala pa. Yung kaibigan ko, si Mami Ims, alas 4 pa daw. So, alas 3 pa lang dito. Meron pa tayo isang oras. So, pupunta naman ako ngayon after dito doon sa Tika Max. Yung good shine ko, hindi ko pa nagagamit. Iba yung napuntahan ko po. Si doctor yung napuntahan natin. Nasa Tika Max kasi yung para kinakambal. So, iniisip ko, magtitiktay muna ako. Mamaya na ako pupunta doon pag ako'y tapos na doon sa appointment ko para hindi ako nagmamadali. Anyway, hanggang mamayang gabi ko ulit ako doon. Ito po yung ano natin ngayon, lunch for today, chicken na meron pong rice yan sa ilalim. So, chicken teriyaki po. So, alas dos na po for my lunch, pero okay lang. Parang mamayang gabi, hindi na rin tayo masyadong kumain. So, ayan po, enjoy po kayo. Enjoy po ako pala. Ayan po, papunta na ako doon sa appointment po. Ah, mainit po. Alas 4:15 na dito. So, 4:30 kami dapat pupunta doon. So, yung kaibigan ko, mag-meet kami doon sa station ng train. Galing siya sa work. So, doon po tayo pupunta. Yung mga tao dito, pag ganito alam nyo, kulang na lang magubad. Kasi, nainit nga. Bike dyan maglakad. So po makikita nyo. So, saglit po kasi may bike na naman. Ayan, may bike na naman. Tapos, itong way yan po, bike dito. At ito yung sa mga tao. So put your trust in. Ang iyagi sakyan noong 15 tumatawag po sa atin eh Ems, andito ako. Saglit, wala pa pala siya. Wala pa pala siya. Pasensya na po yung tawa natin ha. Alo, saan ka? 15. Asan ka? Galing ka Banhok, di ba? Ah, sige, tatawid ako. Saglit. Ah, sige, si ayaw nakita yung sasakyan mo. Saglit. Tapos makita ako yung mga swimsuit. Ay, bili ako kasi summer. Pero babalik ako doon kasi kailangan ko ng ano nila kambal yung pang summer na lunch. Mamaya. Kumain muna kasi ako hindi pa ako nagla-lunch eh. Yun na. Green. Sabi ko kay Ems, magpayong tayo. Ayaw niya, nahiya siya. Kasi kami lang talaga magpayong dito. Yung iba kasi, hindi sila takot. Ay, baliw to. Kasi yung payong sa Germany is para lang sa ulan po, hindi para sa araw. Pero kami, yung mga Pilipino, para sa init kasi takot mangitim. Aray, takot mangitim. Doon pa tayo, maglalakad pa. Ito na yun, di ba? Yan siya. Oo. So ayan po, malapit na tayo sa ano natin, appointment. May lakad daw siya. Ay, may lakad siya? May turning siya. Ah, so hindi natin siya maabutan, mag-iwan lang daw siya ng loob. Okay. Paano yung kulang? Hindi, mag-aano naman yan, mag-tatawag yan o mag-email kung ano yung kulang. Okay.
Kasi basta pinang-scan ko lang lahat ng papel ko. Kung ano lang makita mo doon, yun, scan. Tapos the rest kung kulang, meron pa naman time. Kailan yung halibut? Pagawa ka man sa kanya yung last year? Hindi pa, ngayon pa lang. Okay, kasi last year pa lang ako nag-start sa trabaho ko. Ah. Yung last, ngayong last year yun. Ito yung ipapal ko last year. Kasi yung last year pa man lang ako nag-start. Sabi niya, paano ka mag-file? Wala ka mang i-present. Sabi ko, nga pala, no, kasi under agito for abet pala ako. Kasi abet slus pala ako. Yung nawalan po ng trabaho, walang ipa-file, syempre. Paano ka mag-file? Wala kang tax, walang trabaho. Pero 1 year po yun, 1 year lang naman. Kasi ano namin yan eh, rights. 1 year na pwedeng hindi ka magtrabaho. Saan? Isang glass. Dahil punta tayo, Tika Max, kasi andito pa yung ano sa akin. Andito pa yung good shine. Kailangan ko pumunta ng Tika Max. After 2 weeks, dali ako ng Aukin Arts kinuusang araw. Tapos? After 2 weeks, pupunta ulit ako ng Aukin. Wala, kailangan mo na mag-eyeglass? Ay, ano tayo? Ano bang meron dito sa bata? Ano? 16 euro, mahal-mahal naman. Pero ano kasi ito eh? Na pang-inuman sa anak ko kasi na wala na naman ng inuman eh. Nawala na naman niya sa school. Wala na siyang ginagamit. Si Max ba? Parating nawawala. Maganda tong glass siya. Oo. Pero hindi pwede sa kanila glass kasi tinatapon-tapon. Ito ibang ko glass ba to sa loob, Ems? Glass no, sa loob. Glass. Nawala naman siya. Plastic lang yan. Glass. Ito na lang siguro. Yan na lang para kay Max. Inumin niya. Ako, kay nawala na naman siya ng inuman. Kasi kanina nabitin ako kasi salad man lang yung kinain ko. Tapos hindi ako nagano, hindi ako kumain. Pero pwede ka dito mag-extra ng ano, Ems. Mag-extra ng sus kartofel. Dito tayo dyan. Ngayon, sana naman. Dito na naman ako sa favorite restaurant namin nila. So, ano ba yung kakainin natin? Burger. Yan yung burger nila. Pero mas gusto ko ito. Mag-curry ako. Saan yan, banda? Ito. Sa Thai na ano. Thai na pig. Tapos, masarap din naman siya. Pero magano ako ito. Sauce kartofel po is sweet potato french fries. Kasi kanina, nag-bowl na ako. Nag-salad ba ako kanina? Yun ang kakainin ko.
halo-halo ako po'y nagbabalik. Nasa bahay na po tayo. Si Mami, na naman, kailangan po matulog ngayon ng maaga. Bakit po? May duty ako bukas umaga. 6 o'clock po. 6 o'clock po yung duty natin bukas. Kaya I need to sleep early morning. So early pala ngayon. It's 8:30 naman. So I think sleep tayo after 1 hour. Sala. Kasi andito po yung papel na dapat kong i-send. I don't know. Pero na-send ko yung kanina. Hindi daw niya na-receive. So double check. So it was a good day po. Ang ganda ng banding namin ni Ames kanina. Ayan. Dito po kayo. Pero parang mas klaro ata dito ngayon. Mas klaro po kayo. So sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng banding namin ni Mami. Ang ganda ng banding namin ni Mami Ames kanina. So ayan, suri-suri kami kanina doon bago yung outer ng termin pala namin. Pero ako din, andun din ako kanina. So ngayon, si Mami, antok na po. Ganito siguro pag pagod ka na the whole day, ang dami mong ginawa at dahil po pagod ka. So double check ko yung ano ko dito, bakit hindi siya nag-send kanina. Mayroon po tayong isa shout out po sa anak po ni Miss Kin Kini. This coming June 29 po, grade 12 siya. And July 5 po, yung bunso naman niya na si Sak is celebrating his 10th birthday. Ayan, Sak, happy birthday! And of course, to sa anak mo, Ma'am Kinkin, Ma'am Kinkini, congratulations. Deserve nyo po, congratulations. Thumb up po, kasi pag once po yung bata nag-graduate, para po tayo as parents nag-graduate. Ganun po yung feelings ko, kasi dito sa Germany po, wala po ditong graduation. Meron lang po dito note every end of school year. So for example, ako excited ako na kinakabahan this end of first week of July is last day na po nila, last week of the of classes nila as grade 2. So as nanay, of course, kinakabahan ako ano ba yung grade ng anak ko. Kasi yung grade po dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So of course, pag 1 and 2 ka or 3, ano ka yan? Kumbaga, fast learner ka na bata. So medyo kinakabahan ako kasi yung standing ng mga anak ko po is nasa 1 and 2. Kaya pag medyo hindi sila maging ganun yung ano nila, kailangan pong natin ng mag-gas sa mga bata. Pero ayaw ko pong i-underdrug, ayaw ko pong i-stress yung mga anak ko kasi gusto ko din na enjoy nila yung pagiging bata. Pero syempre may mga time na din sila na de-distract, which is normal po. Kaya as nanay, of course, as parent, role natin na yung mga bata is i-guide natin. So I try my best po na i-guide yung mga anak ko. Kahit hindi po ako marunong masyado mag-German, I try pa din my best na matuto. Pero yung maganda lang kasi, yung partner ko po is tumutulong siya. Pag hindi ko na naintindihan, pinapatawag ko yung mga anak ko sa kanya. So sila nag-aaral, video call po, kasi syempre hindi man siya nakatira sa amin. Plus po yung father-in-law choko at saka mother-in-law, pero especially po yung father-in-law ko kasi magaling po siyang magturo, lalo na po pag mathematics. Grabe siyang magturo, para siyang teacher. Kaya yung time po na nasa kanila yung mga anak ko sa week ko po is once a day. Kaya andun sila, nagre-review po sila. At meron pong time na sinisend ko din sila sa kanila. Pag ako nagtatrabaho, sabi ko doon muna kayo kay Upi. So nag-aaral yan sila the all afternoon. Tapos babalik sila sa akin sa gabi. Lalo na pag meron silang big na test na kailangan gawin within the week na nandito sila sa akin. So ganun po. Kaya yung status ng mga anak ko is ganun po. Anyway naman po, sabi ko proud ako sa mga anak ko kasi matatalino po yung mga anak ko. Yun ang kagandahan. Kaya kung ano po yung gusto nila na wini-wish, na kaya ko naman, binibigay ko. Pero of course may limit. Once alam nilang maganda yung note nila, alam nilang deserving nila yan. Kaya yung mga anak ko, yun ang inspirasyon ko sa kanila. Yun ang motivation ko sa kanila. Pero syempre, hindi naman po masyadong malaki. Anyway po, if ever po mag-stop na itong video natin, meaning to say po, lobat na ako. So ako'y magpapaalam sa inyo. So thank you so much for watching. For those who are still staying with me, maraming salamat. And for those who are still not subscribing my channel, please subscribe my channel, Filipina in Germany. And of course, please follow my Facebook.
please follow my Facebook page po, Filipina in Germany din. So ayan, so sa mga bago nating subscriber, welcome to my channel po. I hope na magstay pa kayo, and I hope po I will try my best po na hindi kayo maboring. Pasensya na po sa mga bloopers kong vlog. Minsan may mga bloopers akong vlog na wala akong ano, wala, minsan wala akong sis, wala akong mo. I mean, nawawala po yung pagiging babae natin. Pero ganun po ako, lalo na pag masaya po ako, nagiging bungis-ngis po ako. Yung English ko po hindi totoo, hindi po ako excellent. I admit po ako doon, andun po ako, kaya pasensya na po. If ayaw po naman, pero thank you po doon sa advice nyo po. I accept po yung advice, at I accept po yung mga comment nyo. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako na ano. Of course, I acknowledge po. Sabi ko nga sa inyo, ako'y nagbabalik. Pasensya na po, naglubat po yung ahano nating camera. 3 minutes po, kaya pa naman. So, ayan po. Sabi ko nga sa inyo, pasensya na po if naging hindi nyo nagustuhan yung pagiging ano ko for my previous vlogs. Yung pagiging bungis-ngis ko, yung pagiging English ko na hindi naman masyadong totoong, hindi naman maganda yung English ko kahit trying hard po ako. Totoo po yun. Pero pasensya na po. Ganun po talaga ako. Natural po sa akin pag ako'y masaya. Bungis-ngis ko talaga ako, kaya pasensya na po. I try my best po na improve yan, pero I don't know po, hindi ako 100% na magpa-promise, kasi once po ako'y masaya, lumalabas po yung ganyang attitude ko, yung pagiging bungis-ngising ko. Meaning to say po, I'm very happy. So anyway, thank you po sa pag-intindi, at I hope po na mag-continue pa din kayo na mag-suporta sa akin. So for those ano po hindi, kumbaga na alibadbaran po kayo sa pagiging bungis-ngis, pasensya na po, pero panoorin nyo po din yung video ko naman. Okay lang naman hindi nyo tapusin, at least napanood po kayo, nagkaroon kayo yun ng view na din po yun sa akin. Maraming salamat po, and I love you po. So ayan po, I will say goodbye. Thank you so much sa inyong panonood, and I will see you again in my next vlog. See you again next time. Good night everyone, and I love you all. I love you. Salamat po sa inyong suporta. Tatanawin ko po yan, as in ga, sabi ko nga, from the bottom of my heart, thank you so much. Life is beautiful. Kaya parati pong mag-smile para humaba apa ang ating buhay. Good night everyone. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden alpha.